Isa ka ba sa mga nangangarap na makahanap o makatagpo ng mga kayamanang itinago o di kaya ibinaon ng mga Japanese Imperial Army sa isang lugar noong World War II? Subalit, wala kang mga kagamitan para mahanap ito. Ito ang tatalakayin at pag-usapan natin sa content na ito. Kaya ano pa bang hinihintay natin, mga katiits? Let's do this! Ang pag-uusapan natin ngayon, ito'y tungkol sa solid gold sa loob ng itim na bato, lecture and guide number 71. At para ito sa lahat ng mga kasama natin, lalo na doon sa mga ibang kasama natin na nagbabalak mag-explore or i-explore nila ang mga area nila, ganun din sa mga ibang kasama natin na ongoing ang mga project sa area ninyo, mga madam at mga sir, para sa inyong lahat ito. Dahil alam ko, marami talaga sa atin na nangangarap na makabingo agad. Kaya umpisahan na natin isang dagdag kaalaman na naman. Ganito yan, mga madam at mga sir. Base ito sa mga actual area kung saan napuntahan kong nakunan or nakwaan ang depositong nasa loob ng bato. Sa madaling salita, hindi magkalayo dito sa ginawa kong example illustration. Inside rock deposit or enclosed rock deposit na sa loob ng bato. Pero para sa mga kasamahan natin na ongoing ang mga project sa area ninyo, kailangan bantayanan ang ganitong klaseng deposito. Dahil number one, mga katiits, bantayan ninyo maigi ang sasabihin ko. Pag makatagpo kayo or makakita kayo ng batong itim kung saan mapapansin agad ninyo na parang pininturahan siya ng alkitran. Alam niyo yung alkitran, mga katiits? Yung tipong aspalto na nilusaw at yun ang pinintura sa bato kaya umitim siya. At ang hugis ng batong yan, hindi magkalayo ng singlaki ng balde. At sobrang bigat nito, mga katiits. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung saan ninyo matatagpuan yan. Ituloy muna natin ang simpleng content na ito para makakuha kayo ng simpleng idea. Ngayon, pag napansin ninyo na pinturado ang batong yan, at pagbuhat ninyo or bubuhatin ninyo, sobrang bigat. Nako, ibig sabihin, mga katiits, may laman ang batong iyan. At ngayon, nandito ang mga example illustration na ginawa ko para masundan talaga ninyo ang sasabihin ko. At base rin sa mga plastada ng lugar, kailangan rin may history ang area ninyo. Number one tayo, mga katiits. Isang halimbawa, lumang punong kawayan, may history. Ang tanging palatandaan nito, mga katiits, dalawang batong litaw malapit sa punong kawayan. Ang isa, litaw ang kalahati. Ang isa, nasa ilalim or nasa ilalim na pero nakalitaw ang bandang ibabaw. At ang pangatlo, kung saan
nasa ilalim na talaga. Yan na yung batong itim. Malamang kung sa malamang, pag may ganito kayong plastada sa ere ninyo, meron at meron talagang laman yan. At isulat natin ulit dito para maintindihan talaga ninyo mga ka-teach. Kasi mababaw lang ang depositong ito. Ipalagay natin. Ito ang lumang punong kawayan sa lugar. Yan, nagtutumpok-tumpukan. At may history. Level ng lupa. Gumamit tayo ng ibang kulay para maintindihan talaga ninyo. Level ng lupa. Malapit sa lumang punong kawayan. May isang bato na singlaki lang ng balde or malaki pa sa balde konti. Paganyan, para siyang nakatayo mga ka-teach, na nakalitaw ang kalahati. Suma di total, ang kalahati niya, nakabao na yan sa ilalim. Ngayon, sa bandang gilid rin niya, mayroon ding isang bato na kahugis or kawangis niya na nakalitaw ang ibabaw. Ganyan. Pero hindi mo alam dahil hindi mo nakita ang ilalim. Nakabaon yan. Ito nakabaon ng kalahati sa ilalim. Kambal pala ang batong iyan mga ka-teach. Iguhit natin para maintindihan talaga ninyo. Paganyan. Para siyang oblong na alanganin pagkabaldi. Paganyan ang sistema niyan mga ka-teach. Ganyan. Dahil ang isang ito, nakalitaw lang ang ibabaw niya. Hindi mo talaga mababantayan maigi na sila ay kambal. Ulitin ko ulit, malapit sa lumang punong kawayan. Ayan, para masundan talaga ninyo. Malaking pira ito mga ka-teach. Mabilisan na at mababaw pa. At ang pangatlong kambal niya, nandito na sa ilalim. Yun na yung sinabi kong batong itim. Ayan, kung saan pininturahan ng alkitran or asfalto na nilusaw. Tatlong bato yan mga ka-teach. At ang isang ito na nasa ilalim, meron at meron ng deposito or may laman yan. At ang lalim nito mga ka-teach, standard na lalim. Pwede rin silang parang ganitong style mga ka-teach. Oh. Isang nakalitaw, kalahati. Ang isa naman, dito naman sa kalahati. Yan. At ang isa naman, yung may deposito, nandyan sa kalahati. Lagyan natin ang guhit. Ito yung may deposito, lagyan natin ng X. At ang level ng lupa, dito na dumaan ang level ng lupa sa taas. Parang ganyan din. Kaya, kung susumahin natin, ang lalim na ito, na pinaglagyan ng deposito, dahil parang mga baldi sila na pahaba, pwedeng matatagpuan ito ng 3 feet under. Sulat natin. 3 feet under o 4.5 feet under. Base sa area na napuntahan ko. Sa Tarlac, nasa 3 feet lang mga ka-TH. At ganun din, hindi lang sa lumang punong kawayan. Ganun din sa mga maliliit na waterfall. Tulad ng sinasabi ko sa inyo palagi. Or mga busay na nakaharap sa silangan. Pagbagsak ng tubig na yan, nandito ang east, nandito ang west, ito ang north, kabila, nandito ang north, at nandito ang south. Ngayon, bantayan na ninyong maigi ang mga batong kambal. Kung saan, halimbawa lang, nandito sa gilid ang isa, at ang isa nakabaon sa ilalim. Ang isa kung saan may deposito, nasa ilalim mga ka-teach or nakabaon na talaga sa ilalim ng lupa. Kaya bantayan na niyo maigi ang mga dingding. Wala dito sa ginawa kong example illustration, ang mga side ng waterfall na yan, kung may kambal ba na bato. At dito tayo sa pangatlong example illustration natin para masundan talaga ninyo mga ka-teach. Ngayon, sulat natin number 3, tapos na tayo sa 1 and 2. May mga ibang lugar or plastada sa lugar na hindi natin alam.
na nagkaroon ng landslide at natabunan ang area kung saan may deposito. Ibig kong sabihin, naging malalim na tuloy siya, imbis litaw ang batong yan. At mayroon ding mga plastada sa lugar, mga katits, na nababawasan or nababawasan ang lupa. Kaya ang mga batong nakausli, base sa supporting sign, mas lalong lalabas talaga siya, mga katits, or uuslit. Pero doon sa mga area na hindi natin alam kung saan nadagdagan ang lupa sa ibabaw, ibig sabihin, imbis ang batong nakalitaw, na kalahati nakalitaw sa area na yan, or kalahati niya sa area na yan, lalo tuloy siyang nakalagay or nakatago sa ilalim. Ganyan, sa ilalim na siya. At sa paghukay ninyo, natamaan ninyo ang ganyang sistema. Pag down ninyo sa ilalim, may katabi pala siyang kambal ulit sa gilid, kung saan sa bandang kalahati na. At ngayon, pagdating ninyo sa ilalim naman, may isa naman ito. Pero ipalagay lang natin, or ipalagay natin dahil natabunan siya, natatagpuan ninyo sa lalim ng mga unang bato, natagpuan dapat, litaw ito eh, natagpuan ito sa lalim ng tripit. Ibig sabihin, pagdating dito sa kabila, mas malalim na tuloy, mas lalo sa pinaglagyan ng deposito. Palagay natin, imbis makikita ito ng 3 feet under or 4.5 feet under ang depositong yan, nakita tuloy siya sa 7 feet under. Pero ganun pa man, ang 7 feet under na yan, mga katiits, mababaw pa yan kung sa mababaw. At pag kuha ninyo sa batong yan sa gilid, may napansin kayo na para siyang pinturado or nakapintura ang alkitran, asfalto na nilusaw, nako, birahin na ninyo, mga katiits. Bantayanan talaga ang ganitong plastada sa area, tulad ng mga lumang punong kahoy. Ayan. Basta makatagpo kayo ng tatlong bato na kambal na ganyan ang forma, para siyang balde na halos malaki-laki rin sa balde. Pwede rin siyang laki ng balde. Guhit natin, mga katiits. Parang semi-oblong, pag ganyan, no? Tatlo sila magkasunod. Yan. Pero pareho silang laki or pareho ang laki nila. Yan. At ang isa, siya lang ang pininturahan. Ayan. Kahit sa mga lumang punong kahoy, may ganyang plastada din, mga katiits. At dito tayo sa kabila. Kahit sa mga loob, kahit sa loob ng mga kuweba or cave. Ayan, mga katiits, pag nakatagpo kayo ng dalawang bato, ang isa nakalabas, ang isa naman dahil level na ito sa ano eh, sa sahig eh. Ayan. At ang isa naman nasa ilalim na, pero litaw pa rin ang ibabaw. Nako, birahin ninyo yan, mga katiits. Magkatabi sila. Siyadong litaw. Ito yung litaw sa ibabaw ng isa. Pero nakabaon yan. At nakabaon rin ito. At ang target, nandito lang yan sa gilid. At pag hukay ninyo, matagpuan ninyo ang batong tulad nito na napakaitim at makinis. Nako, sigurado na yan, mga katiits. Lalo na at pag buhat ninyo, sobrang bigat. Kahit wala kayong mga metal detector, makakambinggo kayo pag makita or makatagpo kayo ng ganitong plastada sa sinabi ko. Ayan, mga katiits. At dito tayo sa kabila. Tulad din sa mga patay na creek, may mga area ko napuntahan, mga katiits, na tinuro ko sa kanila ang target, kung saan maliit lang na creek or maliit siya na sapa. Subalit ang grupong iyon, hindi nila binira, mga katiits. May mga supporting sign na nagtuturo doon sa mismong target na binigay ko sa kanila. Nasa gitna ng creek. Ngayon, para siyang kalabaw na nakalubog. Sobrang laki, mga katiits. Ang batong yun na kulay itim. Nasa gitna talaga siya ng creek. Dahil ang pagkasabi ng taga doon, dati daw ang lugar na yun, maliit pa masyado ang creek na yun at mataas pa, mga katiits. Ibig sabihin, ang area na binigay kong target, nakabaon pa yun ng mga 4 feet
Yun ang pagkasabi ng taga doon. At napansin ko rin ang bandang gilid ng batong yon na kulay itim, na makinis talaga siya, mga katits, para siyang kasaan sa Bisaya Pabairan. May katabi siyang bato na singlaki rin niya. At sa bandang gilid, banda doon, sa side, may isang bato rin na katabi. Halos magkapariyo silang laki na magkatabi-tabi. Parang ganito sila purma, mga katits. Ito yung level ng creek na nabawasan na. I-drawing natin. Ito yung nakita ko na nakalubog na parang kalabaw. Malaking bato, mga katits. Sa tabi niya, mayroon din yung isa. Litaw na talaga. At sa katabi niya rin dito sa kabilang side, mayroon talagang nakatayo. So maditutal, dahil medyo maliit ang creek, pero lumalim na. Parang ganitong porma. Ito lang ang area na nagitnaan. Yan. At ito naman, nadaplisan ang kalahati. Yan. Sa panahon na yon, ang pagkasabi ng may-ari ng lupa or lugar, ito lang ang nakalitaw at saka itong isa na ito. Yan, dalawa lang ang nakalitaw. Yan at saka yan. At yung target na binigay ko, wala pa yon, mga katiits. Pero iwan ko ba sa grupong yon? Hindi nila tinatarbaho, mga katiits, dahil nasa gitna daw ng creek at matubig. Pero ang tubig, mga katiits, nasa isang dangka lang ang tubig at klaro talaga ang batong itim na yon. Para makasigurado sila sa sinabi ko, dinalha nila ng scanner. Dahil noon, hinahire lang ako, mga katiits. May mga ibang mga kasama na nagre-request na pupuntahan ang area nila at ituturo ko ang target kung may target base sa mga sign. Ngayon, para makasigurado talaga sila, after ng mga isang buwan yata yon, isang buwan, binilihan nila ng scanner at in-scan yung target na sinabi ko. Nakita sa scanner, mga katits, na may laman. Pero iwan ko ba sa grupong yun? Dahil sinabi nila sa akin, or sinabi ng financier sa akin, na hindi muna nila trabahuin. Alam niyo ba bakit? Ang lugar na yun, yung lugar na yun na may creek, sa unahan kunti, hindi magkalayo ng 100 meters, ginawa na ng tourist spot, parang may resorts. At yung daan sa taas, pinaganda, mga katits. Parang na ganito kasi ang forma nun eh. Parang nakawa. Paganyan ang bundok. Yan, yan dyan yung creek sa gitna. At paganyan, ganyan. At dito ang creek sa parting ito. Ngayon, dito banda sa taas. Malapit-lapit lang, mga 60 meters lang ata. Or 70 meters sa parting ito. Papuntang waterfall. Inayos na ang daanan, mga katits, at marami na ang mga tao. Ayan, papunta doon sa may waterfall. Tanaw na tanaw ang creek, mga katits, kaya hindi daw nila matrabaho dahil nakikita sila pag nandyan sa area. Yun lang ang pagkasabi. Kaya ganun pa man, at least naituro ko sa kanila ang tamang target area. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin, sana may nakuha kayong mga simpleng idea nang sa ganon may apply ninyo sa bawat area ninyo. Uulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat, mga katiits. Thank you.